Diyos. God like po sa ating lahat. Una po sa lahat, pinupuri ko ang dakilang liwanag na siya nalumikha sa tatlong personas na siya po yung liwanag na yan, yung araw. Una po sa kanyang nilikha ang Diyos Ama Langit. Pangalawa, Diyos Anak, Ina Eva, Diyos Espiritu Santo, Ama Adan. At pinupuri ko din ang nilikha ni Ama Adan, si Ina Eva, na siyang kasama niyang nagpamilya. Pinupuri ko din ang Divine Person ng Diyos Espiritu Santo, at Divine Person ng Diyos Ama, Ama Martiniano, Managelo, Damagan, Talosig. At pinupuri ko din ang Divine Person ng Diyos Anak, si Inay Maria Conchita Santiago Ilagan. At pinupuri ko din ang Divine Person ng Diyos Espiritu Santo at Divine Person ng Diyos Espiritu Santa na hinihintay ng lahat na magbibigay sa atin ng buhay ng walang hanggan at kaginhawaan. At pinupuri ko din ang ating dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, si Custodio Pastora na aking ama at si Pastora Custodio na aking ina. At ang pinupuri ko din ang aking kapuso, si Jaime Aida. At ako ang kanyang kapuso, Aida Jaime. At pinupuri ko din ang lahat ng mga nagsasaysay, nagsasalita ng salitang Diyos sa dito sa Motherland at saka sa Promised Land. At pinupuri ko din po ang lahat ng mga nanonood, mga kapatid namin dyan sa mga Facebook, sa lahat, mga nakikinig. Binabati ko po kayong lahat. God like po sa ating lahat. Mga kapatid, ito po turuan na ito. Ito po ang katuruan na ito ang siyang magbibigay po ng liwanag po sa ating mga kaisipan. Kasi ang mga kaisipan po natin ay matatalino po tayo, pero ang katalinuhan po natin ginamit lang po natin sa kagustuhan natin, sa pansarili ng natin. Akala natin ito na po ang katotohanan, dahil ang libro Biblia po na alam po ng lahat ng relihiyon na katotohanan, hindi po yan ang katotohanan, dahil isa po yan na papel lang na ginawa ng mga tao para panlin lang sa ating lahat. Kasi noong unang panahon pa naman, wala naman pong walang lapis o papel noong unang panahon. Kasi dahil sa kapangyarihan ng Diyos, andito na sa atin lahat sa paligid. Andito na sa atin lahat sa personal na katawan natin, andito na lahat ang kailangan natin. Pero dahil po dito sa kasalukuyan nating sitwasyon ngayon, kaya ito pong mga nangyayari po sa atin ay dahil na po sa pinaniwalaan din po natin sa mga relihiyon. Kaya po ito pong katuruan na ito ipapahiwatig o ibabalita sa ating lahat na ito pong katuruan na ito ay ito po ang pinaka-importante sa lahat. Dahil ang katuruan pong ito hindi po nakasulat. Dahil ito po ang itong katuruan na ito
nakikita po natin, nararamdaman, at ito po ay nahahawakan natin. Ano po yung nararamdaman natin o nakikita natin? Ito pong Diyos na makapangyarihan na sa lahat. Sa lahat po kasi ng lahat ng reliyon, hindi nakikita ang Diyos. Sabi, hindi natin nakikita ang Diyos, sabi natin. Pero sabi natin, sabi sa'yo ng Diyos na makapang Diyos, meron Diyos. Eh bakit hindi naman natin nakikita? Paano natin malalaman? Kaya ito pong katuruan na ito, ituturo sa atin ang tinakpan ng mga matatalino noon na binabalik po ngayon para ito pong katuruan na ito ay ito po ang talagang katotohanan na kailangan natin malaman. Ito pong araw, dito po sa katuruan pong ito, ito pong araw, nakikita ang Diyos na makapangyarihan po na siyang nagliliwanag sa atin, sa paligid natin, sa lahat. Maliwanag na maliwanag po na siya po ang nagbibigay sa atin ng buhay. Siya po ang Diyos na makapangyarihan dahil mataas siya. Mataas siya, di ba? Tinitingnan natin kahit gusto natin siyang abutin, hindi natin maabot kasi Diyos siya, makapangyarihan. Kitang-kita natin yan. Ito po yung katuruan na ito ay nalaman po natin dito po sa Motherland at saka sa Promised Land po. Kasi po, ang katuruan ito na ang nagpapaliwanag na ang Diyos na makapangyarihan na sinasabi na hindi nakikita, ito po ang katotohanan. Ito, kitang-kita na po natin. Bakit hindi po natin mapaniwalaan? Eh, kitang-kita na nga natin. Oh, yan po ang Diyos na makapangyarihan na lumikha ng tatlong persona na siyang bumubuhay sa atin. Na kung wala po yung tatlong personas na yan na bumubuhay sa atin o kulang man ng isa, hindi po tayo mabubuhay. Ang tatlong personas na po na yan na sinasabi na bumubuhay sa atin kasi sabi sa ibang reliyon, yung sign of the cross ay kasinungalingan yan, sabi. Sign of the cross. Kasi sabi nga sabi ko kasi dun sa post ko, ang post ko kasi pray kayo ng pray. Doon naman sa pinagpe-prayan nyo yung nakapako naman sa krus, patay na Diyos. Sabi ko, paano kayo ililigtas siya? Nakapako. Sabi ko nga, nakapako nga, paano siya? Kung makapangyarihan ang Diyos, dapat ang Diyos, hindi nakapako, iniligtas niya dapat ang sarili niya. Sabi ko nga, aguy, sabi pa nga sa akin nung nagko-comment sa akin, ikaw nga, nagsasign of the cross. Sabi niya, kasi alam ko kasi ibig sabihin ng sign of the cross. Sabi ko, ang ibig sabihin ng sign of the cross, Diyos Ama, Langit, Diyos Anak, si Inang Lupa, saka Diyos Espiritu Santo, si Ama Adan, saka si Ina Eva. Yun po ang three divine person na nasa sa atin po. Kaya yun po, langit, lupa, at saka si Ama Adan. Sabi ko. O yun, hindi na siya, nag-comment na siya. Sabi siguro yun. Kasi, kaya hindi kayo nagkasa-sign of the cross, kasi hindi nyo alam yung sign of the cross, hindi nyo alam ang kung ano ang ibig sabihin nun. Ako. Kaya, yun po. Ang una pong bumubuhay sa ating Diyos Ama, Langit, ito po ang simbolo ng ating hininga, Diyos Ama. Ang pangalawa po, Diyos Anak, ang simbolo po ng ang nagpersonal po ta sa atin, ito pong katawan natin, kung saan ang Inang Lupa, siya pong nagbigay ng sa kanya po nagmula ang ating katawan. Ang Diyos Espiritu Santo, si Ama Adan, siya po ang unang ama at ina natin na lumikha po sa atin. Na siya pong ama at ina natin. Yun po ang bumubuhay sa atin. Tatlong personas na bumubuhay sa atin. At ito nga po,
ito pong katuruang ito. Kaya po, andito po kami ng mga taga-Promised Land, ng taga-Motherland, na gusto naming ituwid. Kasi ang reliyon po, kung tama po ang reliyon, wala na po sanang humahadlang. Kasi kung totoong katotohanan na po itong reliyon, wala na po sanang humahadlang. At wala na rin sana tayong ganitong nangyayari na kapahamakan, nagkakasakit ang tao. Kung totoo yan, edi nalaman na sana natin lahat ang mga, kung magkakasakit tayo, andun lahat, lahat ng mga solusyon sa problema natin. Kaya po, ito po ang katuruan na ito. Ito po ang magtutuwid sa ating pagkakamali lahat. Ito pong hindi natin kilala kasi ang ama at ina natin na siyang bumubuhi sa atin. Si Ama Adan at ina Eva, pinagkasala pa natin sila na kahit hindi natin nakita o na hinusbahan na natin sila na nagkasala, hindi naman natin nakita. Kinuwento lang muna sa libro Biblia. Kasi sabi nga nila, kung ang dapat daw may basehan dito sa atin. May basehan daw na kagaya ng titulo. Halimbawa, yung titutit, yung kung pag-aari mo isang lote, meron kang papel na ipapakita o titulo. Sabi ko. Kasi sabi ko sa isa na comment, bakit di wala naman, nung panahon wala namang papel eh. Bakit kailangan pang kuha eh, sa atin lahat yan? Sabi ko nga. Wala namang papel. Kaila, sa atin lahat yan, eh, dahil lang sa katalinuhan ng tao. Itong ginawa ng mga matatalinong tao para pagkapirahan lang. Yun nga po, palagi pong sinasabi na hindi, ito ang katotohanan, itong linasa libro Biblia. Sabi, kung katotohanan yan, o di, halimbawa, bumagyo, at nabaha pati yung sina mo andun naka-stack yung ano yung libro Biblia o nabasa. Sabi mo siya ang bumubuhay sa iyo. O ngayon, nabasa naman 'yun at nasira o buhay ka pa naman, eh paano siya ang bumubuhay sa iyo? Oh. Yan pong mga reliyon na po na yan na nakabase po lahat sa mga libro Biblia. Yan po ay panlilinlang lang po sa mga sa atin lahat. Pagaya niyan lahat, hindi ba natin naisip mabuti na lahat naman ng reliyon, lahat ng libro Biblia, Adan at Eva ang unang mga tao. Oh. Eh bakit naging Jesus Christ o Jehovah kung ano-ano na ang kwan? Kasi dahil sa katalinuhan ng tao, dahil gusto nilang taasan yung isang reliyon, kagaya ng saksi, ganun, o Jehovah, gusto niyang ako ang mas totoo sa akin. Ito ako ang katotohanan, sabi. Katotohanan, sabi ng isa. Kung katotohanan niya, sabi. Tapos yung isa naman pupunta, mas maraming pupunta. Kasi alam sinasabi niya na mas katotohanan ito. Kasi kaya nagpaparamihan sila ng pupunta para marami ding perang mai-income nila. Ganun po. Sabi nila, sabi nga lang ng mga po ng mga reliyoso eh. Ang pera, kailangan ng Diyos yan ang pera. Sabi, magbimisyon daw sila, kailangan ng pera. Hindi naman kailangan ng Diyos ang pera, hindi naman kumakain ng Diyos eh. Tayo lang ang kumakain tayo dahil sa kasalanan natin. Noong unang panahon, hindi naman tayo kumakain. Sabi ni Ama Martiniano, hindi naman tayo kumakain noong unang panahon. Kasi noong hindi pa nagkasala ang unang mga matatalinong tao, nagsimula lang noong nagkasala na ang mga matatalinong tao na anak naman nila Ama Adan, doon na tayo nagkasala. Pinaniwalaan din natin mga sinasabi nila na nasa libro Biblia ang katotohanan, sabi. Eh, lahat naman, nung elementary naman tayo lahat, nung lahat ng mga nag-aaral ng elementary, sabi.
yung pinag-aralan naman na lahat ng yung Katoliko po, pinag-aralan po yan na sa mga tao noon na ang mga hindi maniniwala, sabi, para pinimersa nga ang tao noon eh. Pinimersa ang tao na kung hindi ka maniniwala dito sa libro Biblia, kung hindi ka maniniwala sa sasabihin namin na katotohanan, sabi nila kasi pinagtakpan na nila si Ama Adal dahil sa libro Biblia. Kung hindi kayo maniniwala, pupugutan ng ulo, papatayin nga. O di maniniwala ang tao. O ngayon, kaya ito pong katuruan na pong ito ay siya pong magpapahiwatig na mali po lahat ang mga nakasaad po sa libro Biblia. Kasi matatalino lang naman po yung mga nagsasabi ng ganun eh. Kahit hindi din mga matatalino, pero ginaya-gaya lang din ang mga sinasabi sa libro Biblia. Gamitin natin din ang ating katalinuhan. Kasi kagustuhan ba ng Diyos na ganito, na naghihirap tayo? Masaya ba ang Diyos sa mga nangyayari sa atin? Maraming lumuluha, maraming nagkakasakit. Masaya ba ang Diyos sa ginagawa sa mga nangyayari dito sa mga anak niya? Kaya ito na po ang kasagutan po sa lahat. Kailangan na nating baguhin ang ating pag-iisip na ang katotohanan po, ito po si Ama Adan, hindi po siya nagkasala sa kasi ina Eva. At ito pong Diyos na makapangyarihan, siya po yung liwanag na yan na araw-araw nagliliwanag po sa ating lahat. Kahit gabi nagliliwanag sa atin sa gabi, tako, kahit madilim, pero maliwanag pa rin ang kaisipan natin. Kaya ito pong katuruan na ito, pag narinig na natin ito, huwag na natin ipagsawalang bahala. Kasi buhay natin ang nakataya dito eh. Huwag na tayong makipagsapalara sa sinasabi ng mga relihiyon na mamamatay ka muna bago mabuhay. O paano yan? Pagka marami kang naipon, mamatay ka. O iiwanan mo yun, sayang mo yung pinagpaguran mo. Sayang yung pinagpaguran mo na inipon mo ng ilang taon. Yung mansyon mo, naiiwanan mo. O sayang. Kung naniniwala ka na mamamatay din lahat ang mga tao. Dito po sa katuruan ito, itinuturo sa atin na ang buhay po ay walang hanggan. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos itong buhay natin para mabuhay tayo dito sa ibabaw ng lupa, para maging masaya at kapiling natin ang Ama at Ina natin. Pero bakit nangyayari ito lahat? Kasi matitigas pa rin ang ulo natin. Matitigas ang ating puso. Kung ano lang ang pinaniwala natin sa magulang natin o kung saan. Kasi alam natin kasing maraming pera yung nagsasabi, kagaya ng mga maraming sumusuporta sa mga reliyon. Pag marami daw sumusuporta, sila ang katotohanan daw, sabi. Hindi po nakukuha sa marami. Dahil ang marami, mas maraming taong naniwala dun, mas maraming magkakasala. Kaya po, ito pong katuruang ito, ang bumubuhay po sa atin, ang katotohanang pinakamaliwanag na nagbumubuhay sa atin, ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng tatlong personas na bumubuhay sa atin, langit, lupa, at saka si Ama Adan. Na kung wala po yan, hindi po tayo
mabubuhay. Kahit wala po yung isa, kung may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo, kung wala yung Diyos Ama, hindi rin tayo mabubuhay. Kailangan kumpleto po yan lahat yung three divine person na bumubuhay sa atin. Kaya, magmadali na po tayo na makapag-isip-isip, unawain na natin lahat ng mga turo dito sa Motherland, sa Promised Land. Huwag na nating hintayin pa na meron pang maipakita sa atin na mangyayari sa ating katawan kung magsakripisyo tayo, ganun. Kasi ang bunga ng kasalanan, sakit. Pagka hindi mo nakayanan, wala. Mamamatay ang tao. Kaya dito po, sa katuruan ito, kailangan na nating unawain ito at intindihin para magkakasama na po tayong magkasama na nating ipagbunyi ang katotohanan na si Ama Adan at saka si Ina Eva ay hindi po nagkasala. Kasi kung nagkasala si Ama Adan, hindi wala na sana tayo dito sa ibabaw ng lupa. Paano po magkakasala po si Ama Adan? Nilikha po ng Diyos siya na makapangyarihan para may mag-personal sa kanya. Siya po ang Diyos. Tao at Diyos si Ama Adan. Paano po siya magkasala eh? Nilikha po ng Diyos yan para mag-personal sa kanya. Siya din ang Diyos. Yan po. At hanggang dito lang po ang aking mensahe. At itatagdagan ko na po ng ating.